May buntag gini ang kapihan sa Dipolog. Live kita nga nanukad dini sa atong official video. Ang Camila Hotel 1, ning Dakbayan sa Dipolog, gatabi mong tax. So, good morning to each and every one of us. May buntag, may hapon, may gabi, may unto. Sa tanan na to nga mga viewers all over the world because we are a global village. So, daghan kayong salamat sa inyong kanunay nga pagsuporta, sa inyong kanunay nga pagsalig sa atong kapihan sa Dipolog, the only public affairs program here in Dipolog City, Dapitan City, and the entire province of Zamboanga del Norte. Sa atong mga silingan nga mga probinsya, ang Misamis Occidental, Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay, dito tabok sa Visayas, ang Negros Oriental, Negros Occidental, o ingon man sa ato ang live streaming sa atong RMN webpage, tapos live kita sa atong YouTube, dayon posted kita sa atong Facebook, o ingon man sa atong Twitter accounts sa Kapihan sa Dipolog. To God be all the glory. Thank you God for the gift of life na imong gihatag kanamo karong mga panahona. O hinaot punta nga imo kaming giyahan sa kanunay, kauban sa among mga minahal sa kinabuhi, sa among pamilya, sa among kauban sa trabaho, ilabi na gayo din sa among kapihan sa Dipolog, matag Domingo nga tanan. Kauban sa atong mga imbitado nga mga bisita, salamat kayo Lord Jesus Christ, o ingon man sa atong Holy Spirit for the guidance alang sa ato ang public affairs program Kapihan sa Dipolog. Kini si Edith Pahintitumong, inyong regular anchor and host sa Kapihan sa Dipolog, makikauban na usab ninyo sulod sa duha katakna nga public affairs program, 9 o'clock to 11 o'clock every Sunday of each month and through the years. And we are proud to say nga mag 40 years na kita. Karo October pohon, no? Last week of October, 40 years na pohon, maluing Ginoo ang Kapihan sa Dipolog. So, thank God for everything. Dayon, atong pasalamatan si Silbert Ariate Codunduyano nga may nudala sa ato ang Kapihan sa Dipolog sa ato ang social media platforms. Dagang salamat nga to kang Tax Ilumba sa ato ang simultaneous broadcast pinaagi sa kahimanan sa Radio Mindanao Network, DXDR 981 AM o ingon man IFM 94.1. Dagang salamat nga to kang Dani Luod to sa atong broadcast center sa Barangay Turno ning Dakbayan sa Dipolog o ingon man si Ruji Monera, si Mardi Libres, si Mark Macruya o ang station manager nga si Mr. Edgar Dagomo. Dayon ako ipahibalo lang kadyot nga ang ato ang weather no ato panahon sa gawas, it's a beautiful Sunday morning here in Dipolog City and hopefully sa tibuok Luigan sa Buanga del Norte o tibuok nasod nga Pilipinas. Dayon it's already January 26, 2020, humana ang Chinese New Year agahapon, so move on ta sa atong life. Dayon atong sa kanunay lang nga atong hinumduman nga magpray lang kita kanunay sa atong labaw nga makagagahom. So atong mabisita karong buntaga alang sa kasayuran sa wala makatune in kanato sa diha sa atong Kapihan sa Dipolog. Atong bisita ni Anna Dre, actually sir, you may join us now here. Will you please sit here? Ang ato ang OIC, Provincial Director sa Department of Interior and Local Government. Nga si, dire ka sir. Nga si Sir Oliver Ombos, no? Thank you sir for coming. Kabalo ko kay Juan Gunis siya. Dapat weekend, to siya siyang family. So, muna nga. Karun lang yun nato siya madalas kahanginan. Kay because also, makasabot ta ana kay Kuan God family man po nato weekend after sa weekdays nga panarbaho. And ato po dayong best regards nga to sa atong previous na provincial director this DILG nga si Sir Baterna nga suki po kay nato din sa Kapihan sa Dipolog to ana sa Zamboanga del Sur si Bugay no Zamboanga si Bugay So, nagkauban sila dito ang sa Friday sa ilang hatod serbisyo sa akong kabanahan. Nagkachika po sila dito. Okay. And of course, we are waiting for the Provincial Director of the Philippine National Police, Zamboanga del Norte, nga si Police Colonel Ronald Briones. Kauban ni Police Lieutenant Colonel Charis Yabo o kinsapay makuyog sa atong ZNPPO.
And before we proceed to our main discussion sa atong kapian sa Dipolog, ato nang panawagan ang ato ang mga panelists, no, nga maghinahina rin Aginod padulong sa atong Vinyo. And then of course after that ang ato ang pasalamat sa atong sponsors sa atong Dipolog. So si Attorney Ruben Ligorio, ang former councilor sa Dipolog City, dali na Attorney Board Member Ronilio Boyli, Attorney Rosilio Armato Barinaga, si General Manager Alimarlo Dagpin sa Dapitan City Water District, si Emmanuel Taghoy sa Philippine Information Agency, Edgar Soronda, Julio Salavria, ang atong CPA panelist sa DTI nga nagmonitor kanunay, o diyan na ato ang beautiful nga ato ang guest panelist sa sangunan nga information officer po dito nga si YF Akas. So thank you so much, no, inaoton ta katong ipang roll call mo, hinahinay nag Aguino diri on the family way paingon diri sa atong kapihan sa Dipolog Vinyo. And we would like to thank our sponsors kay kini atong mga sponsors mo nagdalag kinabuhi sa atong kapihan sa Dipolog matag Domingo nga tanan. Thank you so much nga to kang Vice Governor Senen Alvis Angeles, presiding officer sa Guniang Panaluigan sa Buanga del Norte. Daghang salamat nga to kang Attorney John Henrique Valleser, Municipal Mayor sa Roha sa Buanga del Norte, National Grid Corporation of the Philippines ang atong partner sa kalambuan, pinaagi kang Elizabeth Ladaga, ang Regional Corporate Public Affairs Officer nga nagabasi sa Iligan City. Ang ilang dako kay nga proyekto ang Mindanao Visayas Interconnection Project nga nagkatidad og 52 billion pesos, ang Cable Terminal Station anaa mahimutang sa Barangay Tag-Ulo, Dapitan City. Hapit na na mahuman karong December 31 ang expected completion sa project Connecting Luzon Visayas Mindanao. Mao kana ang gitawag og One Grid 2020 sa National Grid Corporation of the Philippines nga mag-connect nato underwater cable, no. So muna na ang wala na kay daytay mga amoy pag-abot ni sir. Nga wala na daytay mga brownouts, no, limited na kaayo. So thank you so much sa NGCP. Dayon, salamat nga to kang Chairman diri ka sir. Chairman Henry C. Jr., President Anthony Almeda, og ingon man kang Attorney Cynthia Alabanza ang atong spokesperson sa NGCP. Thank you so much nga to kang Regional Director Rad Don Cedeno, ang Regional Director gikan sa Department of Agriculture 9 sa Buanga City. Daghang salamat nga to si Chanas Marketing na maligay sa spare parts sa ubos lamang nga presyo og motor parts. Ang namin hibutang sa Quezon Avenue ning dakpayan sa Dipolog, gipanagian og gidumala ni Janus Yu, ang owner proprietor. Matawagan sa telephone number 212-1148. Daghang salamat nga to sa JJNP Fruit Nursery and Lumberyard na maligay sa klase-klase nga fruit seedlings og coco lumber sa ubos lamang nga presyo. Ang namin hibutang sa Barangay Lingasan, lungsod sa Pulangko sa Buanga del Norte, adunay branch din sa JJNP Lumberyard din sa Barangay Galas ning dakbayan sa Dipolog. Thank you so much nga to kang Congresswoman Glona G. Labad-Labad, Member House of Representatives sa 2nd District sa Buanga del Norte. And thank you so much nga to sa Petra Cement Incorporated, pinagi kang Engineer Gilbert Cruz, na mahimutang sa Lower Irasan, Roha sa Buanga del Norte nga nagdala og dako kaayo nga kalambuan sa atong lalawigan sa Buanga del Norte, particularly sa 2nd District. Daghang salamat nga to sa Shrine City Food Terminal operated by Cassava Growers Association of Dapitan City na maligya sa lamian kaayo og famous nga cassava chips, banana crackers, boneless bangus og uban pang farm products. Na mahimutang sa ground floor City Hall sa dakbayan sa Dapitan og ingon man sa Dampa dakbayan sa Dapitan. Pangita lamang si Sus San Impinado, ang Livelihood Center in charge. And of course, thank you so much nga to kang Attorney Roger Velasco Asprer, City Councilor ng Dakbayan sa Dipolog. Thank you so much nga to kang Mayor Evan Hope Boyet Olvi sa Pulangko sa Buanga del Norte. And of course, thank you so much nga to kang Vice Mayor Alfredo Baitit, Presiding Officer sa Guniang Bayan sa Lungsod sa Pulangko sa Buanga del Norte. And all the way from Oma County, Northern Ireland, daghang salamat nga to kang Roger William King o Jennifer Agustin King. And of course, dinhi sa ato ang official venue, ang Hotel Camila One, management and staff, pinaagi kang manager, Gold Fabriga silang Joey Buisan. And happy listening and viewing sa ato ang Provincial Advisory Chairman nga si Engineer Roland Soliva. At the same time, siya ang President sa Dipolog Chamber of Commerce and Industry. Kauban sa iya ang maanya gubutan nga asawa nga si Ma'am Cecil Soliva.
Happy viewing to Jaime and Vicky Caballero, James and Sabanta Caballero, all the way from Ontario, Canada. And shout out to Lady Aretha Pahintitumong sa Toronto, Ontario, Canada. O King RD Pahintitumong sa, o Jennifer Andes Tumong sa Doha, Qatar. We love you and God bless you. So, mo ko tayo nagdala kinabuhi sa itong kapiyan sa Dipolog, matag Domingo nga tanan. And we will start the ball rolling. We'd like to acknowledge the presence of our panelists nga di akarong buntaga kauban nato sa itong kapihan sa Dipolog. And first and foremost, ladies first after men, una nang kaabot si Wyatt Aka sa itong guest panelist sa kapihan sa Dipolog Farm, Philippine Ports Authority. Good morning, Wyatt. Good morning, ma'am. Good morning to the good people of Zamboanga del Norte. Happy Sunday and hope you will enjoy and be informed sa amo ang segment karon nga Sunday. Thank you so much, Wyatt. And of course, we have with us ang ato ang board member sa Segundo Distrito sa Zamboanga del Norte, president sa Regional Board Members League, ha, League of the Philippines. Si board member Ronilio Boyli. Good morning, sir. Salamat, Dit. Nice to be back. Itong bisita karon, itong brother from DLG. Ug sa atong Philippine National Police. Okay, seryoso tayo bago ora ko gikan Manila dit. Ang airport hapit katunga nagtabon og galing ka pala sa Manila. Oh, anong kumusta doon? Aw wala naman. Coronavirus, mga malls, daghan na dito. Inaot unta nga og naa magan Manila, Manila ra di mulaos og Dipolog. Lagi gikan ba ka sa Manila? Okay, thank you so much. And we would like to acknowledge the presence of our guests. Karong butaga nga nagpasalamat kita nga nisanong sila sa atong invitation. Thank you so much, no? And we have with us for the first time, but hopefully not the last, kay sukay man ato kanunay ang atong DILG, ang ato ang OIC Provincial Director sa Department of the Interior and Local Government sa Zamboanga del Norte, none other than PD Oliver Ombos. Good morning, sir, and welcome to Kapihan sa Dipolog. May buntag po. Good morning sa tanan. Okay, thank you so much. Siya ay pasiya, pero itong dabu-dabuhan ni pagkutanaon niya, may explain na ni siya pag-ayo. And of course, atong suki sa kapulisan, kini atong dabu-dabuhan ko ni pagkutana, kay bahin sa baligian, okay, no? Ang ato ang provincial director, nga si Police Colonel Ronald Briones. Good morning, sir, and welcome back to Kapihan sa Dipolog. Maayong buntag man po and maayong buntag sa tanan po na nagdungog din sa Kapihan sa Dipolog. Kanisya may Tagalog, Judy Ay. Tawa si sir. Nandito ka pala ha. Sige. Okay. Yeah. Okay. So, we'll start the ball rolling. We'll ask the first question, Board Member Lee. Nakay pangutana. Sige, ikaw una. Okay. Gatimpa ba ang hukong kapitin? Ito lang ko sa PNP. Namang ko yung direktiba si newly installed regular. General Gamboa. Bahay na yung mga pulis na dagkong tiyan. Hindi yung namoy yun. Kanya, sa Region 9 ba? Sa Region 9, Colonel, pinakamarami ang Zamboanga del Norte. Ano ba? Totoo yan? Hindi ba diba, totoo yan? Mas marami po yung Zamboanga del Norte. But anyway po. I stand corrected. So, paano ito, Colonel? May direktiba na sa taas. Actually po, ano, kasama po ito sa internal cleansing na programa po ng ating bagong GPNP. And yung po, yung may tinatawag kaming BMI, yung Body Mass Index na sinusunod. And dyan po, una po ang ginawa is yung WHO BMI, yung standard BMI. However po, nakita nila na medyo may, ano po, may kahirapan at parang hindi na rin, ano, fit sa PNP na masyadong maliit na. Ang ginawa po nila is nagkaroon po tayo ng PNP BMI. And on that po, sa BMI na pinapasunod po sa internal cleansing ng PNP, at least po yung mga obese and overweight po, magbawas sila ng 2 kilos per month. So, 2 kilos per month? Po, yes po. Actually po, ang nangyari is the other week is may na-relieve po tayong 155 na personnel and siyam po dyan ay officers inilagay doon sa regional office to undergo po yung
mga exercises and interventions po na para bumaba ang kanilang timbang. Kasi po sa BMI po, yung standard weight nila? Yeah, saka, standard weight, sir. Ang standard po, depende po sa edad at sa height and sa weight. So, kung ano po, kung matanda ka, medyo mabigat ka na rin ng konti. At depende din po sa height mo. Sa amin po, halimbawa po sa akin, 5'6 and a half, at least po yung weight ko must be from 68 to 76 kilos. And pumasa pa rin po ako sa PNP BMI. Pero po sa standard BMI, sumubra po ako ng 2 kilos. So I myself, nagsasariling palo din po mag-exercise para bumaba yung timbang. And so po, lahat ng pulis natin ngayon, may mga interventions po. Sabi nga namin sa PNP, tuwang-tuwa yung mga chief of police kasi hindi na sila masyado magpo-provide ng rice. So, kasama na yung mga inyo, yung non-uniform. Non-uniform personnel. Hindi po, yung PNP ano lang po, uniform okay. Personnel lang po. Yeah, okay. So, Babaeng PNP. Kasali po. Kasi yung babae, pag mga anak yan, intindi siya, mag-overweight na yan eh. Pero po, kasali po sila. Anyway po, binibigyan sila ng 3 months maternity leave. And now po, may bagong batas. 105 days na po ang kanilang maternity leave. So, sa oras na po yan, makaka-recover na rin sila. Okay, so PNP pa rin. Yes, okay. Before going to the LG, the 2 hours sa'yo eh. Lately, January or late December, maraming shabu ang na... na-apprehended sa Bungaw, Tawi-Tawi at saka sa Moga City. Yeah. Proposed ni jury. Ano kaya ito? Is it from outside or yun ang transshipment point nila to be spread to the Zamboanga Peninsula or Cebu? Meron na ba kayong idea kung yung doon ba pinaproduce o from outside ba yung Cebu na na-apprehended sa Bungaw, Tawi-Tawi at saka sa specifically sa kanila yata yun, sa Zamboanga City. Actually po, according to PDEA, yung former regional director ng PDEA na si Director Jubay, and so also yung sa ating provincial PDEA na si Ms. Batcha, ang source ng Cebu is still from outside po. Especially doon sa parting malapit sa Tawi-Tawi and Hulusulu and Basilan. So, yun po parang naging gateway papunta sa atin dito sa Zamboanga. And from Zamboanga City, nakakarating po dito sa atin via SIS or bus po. Yan po ang naging natin. So, and hindi din po natin dinidiscard yung chances na meron pa rin pong galing ng Cebu. Okay. Well now, wayat na kay question. Arita sa di ay LG. Okay, kuan na siya bag-o man ato ni siya nga ikahimamat diri atong ihatod sa kahanginan sa ato ang mga suki sa nga tigpaminaw sa kapinhan si Ripolog, si Sir or Umbos. Kanang sir, kanang balik naman pud karon sa atong national TV, atong news, national news bahin sa constitutional reform. Last year, mga around November, murag nabalik po to siya, and then karon nabalik na po. So, dili na daw itong federalism, but constitutional reform na po ko, no? So, how is it kay ang ALG, apil man anin ni Amoy mo to facilitate? May buntag sa tanan, binasa itong mga suking tigpaminaw, lantaw sa, no? Sabi na sa kapihan sa Dipolog, may buntag. Well, regarding ana siyang topic, yes, before ang kwanjud sa to ang presidente is regarding sa federalism, but this time ang gibduso karon instead of federalism kaning constitutional reform, no? Basically, yes, ang DILG is part of that effort, no, advocacy on the spreading that idea on constitutional reform. Basically, part of not really to
to change the constitution, but just a mere amendments of some provision of the constitution. That's why constitutional reform, no? Na ay mga issues, na ay mga sections nga mo na i-change, i-amend lang after this. Mo ni ang atong ginapakailap karon, labi na atong mga sa economic provisions sa constitution, no? Mga including the creation of mga regional centers or regional, yeah, kanang mga kuan ba, instead of imong i-regionalize, no? And then a part of the reforms, kanang mga term of office, something like that, no? Pero again, this is just part of the process, no? Part of the process of amending the constitution. So at the end of the day, it's still the Congress who will decide on this matter. Kami sa DILG nag-advocate lang, nag-promote sa maong reform, no? Kay based sa mga atuang mga tao sa kaulohan nagbasiog daan, nakita po nila nga aduna po'y gikinahanglan na considering na itong constitution dugay na ni siya kayo since 1986-87 pa ni nga constitution. So I think there are some sections or some items nga in our present situation karon kinahanglan na i-amend. So mo ni ang ato ang gi-advocate sa DILG. Yeah, board member Lee. Maklaid lang ko sa ikuan ni Bro Umbus. Bago mong gugikan sa national meeting sa board member Lee, kay ug mga federal go lang mostly affected ang mga board members. Was out ng gad, wala mga board members. So na, dito, na kami itawag opposition paper. Pero na may konsulo di bubo, kay huwag mo padayon ko ang federal system of government, it could be a holdover capacity me, it will be the regional assemblyman. Murag lami inana o ginana. Pero doon ay gitawag o biomente ng mga reaksyon sa local government units, labi na sa mga governors, vice governors, and board members especially. Kaya ang mga mayors na araw man agapon, mga konsyal. Ang dito, it's just a proposal ni Rufus Rodriguez, congressman kaysa may chairman sa constitutional reforms. It's mostly on term of office. O katong, kaning gitawag o transition niya sa mga economic reforms. Na wala ko kibawag ay specific ba. So, ang sabi ni katong taga-DILG ko nga, bisita na mo, the federal system of government is not dead per se. It's just sleeping. Sabi niya, nagpapalamig lang. Papalamig lang dahil sa mga medyo reaksyon ng mga local government units. Siguro kulang ng itinatawag na information dissemination or consultation. So, I don't know, o papasabi yan, pero pag si Digong na ang magsabi, we can't do anything, siguro, di ba, sa itaas lang yung mga, pati na yung, ano, maganda yung proposal niya, that there will be equal representation from amongst the members of the Senate. Oh, kay kasagaran ko sa itong mga senador karon, murag duha, tuluran ang taga Mindanao. Out of 24 ba na dit, no? Out 24 senators, mga tuluran ang taga Mindanao. So, exactly. Murag ang iyang one of the reforms, amendments sa constitution na doon na representation sa mga senador per region. Yeah, sir. Ang isa mong gudiha nga murag fallback, kanang murag negative, no, para sa mga lawmakers nato sa Congress o ingon man sa Senate. Before asking my question, I would like to acknowledge the presence of Paul James Hocolan, ato ang panelist po. And regarding the political dynasty, anti-political dynasty, because usually here in the Philippines, ato ang culture in politics, kana na ang
gikan sa father, mother, son, daughter, hangtod sa mga nephews, nieces, mga in-laws, anak, magpuli-puli. It seems no, I'm sorry to say, murabag walay lain na jud nga makalid sa mga katawhan kundi this family alone or this particular individual alone, ana ba? So how is it kaning constitutional reform nga mapanday jud ni siya pag-ayo nga maapil kanini ang anti-political dynasty, which is a big kuan, kanang big problem sa ato ang political landscape sa ato ang country. Isa sa mga proposal aning core or constitutional reform mao ang pag-strengthen, pagpalig-on sa party system nato karon sa Pilipinas, no? Kay sa atong nakita karon ang party system, as it has been observed nga after sa election, kung kinsa asa ang presidente, unsay partidos presidente, lukso din sila tanan. Mga political butterflies ba? Asa magkapabor? Mga balimbing. Oh, so, inga nang hitabo. So now, usani sa mga reforms, kaning i-strengthen ang party system. Naay mga provision, proposal nga, kinabawal after sa election, bawal ka mo transfer dire, ana mga after 1 year after election or a year before sa election. So, na-strengthen ang political party. Political party, no? Then second, in choosing the candidates of the party, dili kay kinsa toy may gahom na ikorta, sikali kinsa ay naka naglingkod, yeah. Because the party now, the party system diri sa tuwang naso, dili siya anak ka kaligo, no? Kinsa tong na ikorta, kinsa toy kwan, siya ay musunod. Sunod election, ako na pong asawa, ako na pong kwan. Tungod kay, he can command, kaya na siya ay nasi money, nasi everything, no? Pero with these reforms, kung ang party system ma-strengthen, maligon, it's the party who will decide, no? So, part of the proposal, the government will subsidize the party so that muna siya gamiton panahon sa, well, sa election or choosing their candidate. So basically, it's not the member of the party nga kinsay na ay say money na say gaw, but it's the party who will decide, and that is part of the reform. I think kaning mga political dynasty siguro with this effort ma strengthen na atong party system, siguro ma minimize po na siya nga mga sistema, no, kanang mga dynasty nga mapuli. Kay it's the party who will decide kinsa ang mahimong official candidate nila sa election. So do you think, sir, that with the strengthening of the political party system here in the country, which leads to the before the constitutional reform, dili na pod mo also ng vote buying? Kaya kanang vote buying, it's already integrated within the kanang political system na sa mga katawhan nga hakot diri, hakot dito, tapos dili mo butar o walay violet o guban pa, kinahanglan ay listahan ay ana. So I know, ha? Ay kulor na sa usok ng violet. Na I'm sorry, wapukukabalo ana. Unsa ka dayon uso? Ablo, kabalo gi siya. Sige sir. Well, if this party system will be strengthened, I think may changes na siguro ay kuan labi na kanang vote buying basig na ay gamay nga na improvements ba in terms of kuan na improvements, no? So you know, inga na sa akong opinion basig ma minimize po niyang scenario of vote buying. Yeah, okay. Thank you so much. We'd like to acknowledge the presence of Edgar Saranda. Yes, board member Lee. Good morning. Kining tawag o family affair sa politika. Kung di mo sa batong konstitusyon na, hindi, yun na. Kaya mismo atong Congress, kung di wala ang asawa, ba na, anak, apo, etc. Saan ako? Term ako. Ito mga lawmakers, mo kuli akong anak, ipatuloy na ako akong anak. Muna yung tendency na itong tradisyon na dagawin na ito nga mga Pinoy na inana, no? Pero, that is good for good politicians. Yeah. Pero bad na, sa bad po nga gisundan. Ang 3 years sa long. Muna yung sa kwan pa, kanang 3-year term is too short for a good public servant or leader. And
too long for bad politician. No matter how long is the term, kung dautan ka, pamanangin, sa una, 4 years mo to. Tuta, dugaya po ng upat katuwi, mautam itong mayor, mauta itong gobernur, o atong congressman, etc. Nagkaroon, sus, ganung mabuan naman ng tulog katuwi, maayam na isang tao. O niya, di po takipalo, o kisay kontra, kay o kwartahan ng kwarta, yung pa naman bayulit, nila na bayulit ron, blue na. Lagi, walang kay ko ba? Sa una, ng piling. Pagsabot ng piling itong Ninoy Aquino, 500. Karoon, Tres Marias man siguro na, ang tulog ka persona. Ha? Tulog ka persona na. Oh, sa kalibo. Nakaroon, gaplaro na po ang Central Bank na mag-print og 5,000 o 10,000. Nako, ikasamot ka nako. Jesus, Ginoo. Sa una, magamit yung nasdapita, kaya tag 5,000 na dito ka ha. Pero, balikaw na mo, huwag dili na ma-instruyan sa Constitution. Bakit taan eh, maura ginagyapon. Yeah, comment sir, from the ALG? Yeah, tinood to ngingon ni board member, my brother po, nga, usahin mo good po, kaning, daghang mga tao nga, labi na sa masa, daghang kayong mga tao nga, para sa ko, opinion, mudawat sila ba o kwarta? Tungod kay, labi na ng mga tao nga, ilang source of living is, kwan ba, day-to-day basis ba? Matrabaho sila, karong adlawa, masulduan. Inadlawa. Kung dili sila mo trabaho, wala sila kanon silang pamilya. So meaning, everyday, ganing kamot ganun sila. Now, here comes the election. Kung naimuhatag sila o dakong amount, nga it can make them live mga 5 kaadlaw, assuming nga pila ihatagan na. So, sila po, mukuha na lang sila. After all, magkapahuway taaning panahuna without really nagtrabaho ta, no? Kay akong opinion, noon na siyo nila mga gagmay nga bisag kinsa ning mayor, kinsa ning gobernur, kinsa ning mga congressman, ano nila, I don't care kay dili ni mausap ang kinabuhi. Tricycle driver lang gihapon ko bisag pag kinsa ng mayor dia. It will make me the same tricycle driver or farmer lang gihapon ko, mag-uuma lang gihapon ko. Siguro tungod kay for the past years pila ka tuig mga terms wala na usab ang ilahang kinabuhi ba. So meaning, na ay kakulangon siguro ang sa delivery of basic services na somehow, mamata ni intention, purpose sa mga leaders nato to really make sure, ensure the general welfare sa mga tao ba, provided sa Section 16 sa local code. So somehow, in every day sa ilang term, dapat na sila yung mga ginabuhat nga makapausab sa kinabuhi sa tao. Malip sila sa ilang kapubrihon. Pero kung na-experience sa mga tao, sa mga pobre nga mga tao for the past pila ka years nga nagpabili ni nga ni sila, no, no, ay, we don't care ba? Okay, naihatag karon ng eleksyon nato ning dawato. At least, nakapahuway ta o trabaho rin kung nakakaunta, no? Murag, muna ba? So, siguro, kini siya nga mga effort. I think, naapunis sa ato mga leaders karon, no? To really deliver what is due to the people. Delivery of basic services, wagin na, para somehow malift nila sa ilang kapobrehon and maabot ang times nga makauna-una na sila yung sakto nga di na kumudawat after all. Bisagwa ko'y kwarta, naaman ko'y bisagwa ko'y madawat sa politisyan, naaman ko'y igastos akong inadlaw-adlaw. Okay, na sila yung panginabuyan. So ano lang, siguro the reform na dili lang kay dito sa taas kundi hantod sa ubos kinadat ang reform sa tanan. Okay. Yeah, Edgar. Yes, sir. Good morning. So in short, sir, whether there is the constitutional amendment or change has no big impact when it comes to reform sa atong election system, basing on the situation nga imong gisayt nga. At present, though, there is no, walay dako kayong kausaban na kinabuhi sa tumugay. Labi na sa pinakabagang loot sa mga Pilipino dahil ila economic imbalance. So, bisan pa kung saan itong change sa itong constitution, mora gihapon. Mora pa na, sir? Mora pa na sa itong present administration karon sa pagsugod ng Presidente Duterte, iyag yung gipush ang federalism. No, karon constitutional reform. Nakita man gud nga na ay imbalance sa distribution of wealth ba, no? So, gusto sa atong presidente nga labi na ang mga
himong i-by region ba. So, muna nga, ang distribution sa wealth nato sa Pilipinas, muna ang himong federalism para every region or every, kung unsa na nga region, matawag na siya, no? Kaya muna yung proposal, na matagaan yun o, matagaan o, dugang pundo kay sa pagkakaroon equal wealth sharing. Oh, sa pagkakaroon at present ang atong local government unit only receives more or less mga 17 to 18% of the total income of the national government, no? And mas maayong karon kay this Mandanas ruling, no? Mandanas versus executive order, executive secretary versus executive secretary. Nidaog ang si Mandana, so meaning ang LGU is entitled to mga 30% based on the constitution, 30% of the share of the national government. So 40? Okay, say so 40%. So this time ang gidawat sa LGU is only 17 to 18%, no? So mga ira ninyo, mga ira sa LGU, ana lang siya kagamay. So kung kamay na kayo, limited kayo ang atuang distribution sa kwan. Pero kung idako siguro ang ira, idako ang allocation intended for the LGUs, barangay, munisipyo, province, I think matagaan po dog dako ng mga kwan ng mga tao, no? So huli, by 2022, kining Mandanas sa ruling, hopefully ma-implement eh. Hopefully, akong gitanaw, more or less, ang ira sa mga LGU will reach to more or less mga half of, more double ang ilang ira. Hopefully, maraming nga na itong matanaw, no? Kudugo ang ira. So, okay. Follow up sa ko. And then, narita sa pinpin ko. Gingon sa mga constitutionalists o mga lawmakers nga, there's no such thing as good system of government. Any form of government is good. As long as ang mga tao na nagdala with, sa maong gobyerno, the right people and sakto gyud. How do you look at it, sir? Karon, are these the people na we expect? Na kung if ever we will change into federalism, Filipino form or Filipino style, this will answer the dugay na nato nga gi-crave. Sakto na, sir. There is no such thing as perfect form of government, no. No matter how perfect is the system of government, again, the people running this government is imperfect. Diba? So, ang mga tao nga nagdala ani is, we have a lot of weaknesses, limitation, no? Mga kuan po. Dali po ta mga kuan. So, again, dili po ta mo ingon nga it's perfect. It's perfect, you know? Kaya in other countries nga using this federal government, naapot sila yung mga lapses, naapot sila yung instances of corruption, etc. Because, again, the people runs this government are, you know, it's not perfect, no? So, ang ato ani para sa koa, the changes really starts from us. Yeah. One atong gi-advocate. Me as the provincial director sa DILG, I really, during my talks in the barangay, in the municipal, I really make emphasis on changes that starts within, no? From the barangay. Kay karon daghan kay sa barangay gani mga barangay officers, daghan kaayong involvement sa mga bisag petty corruption gyapon, pero dili na to ma-perfect. So every day, every now and then nag-advocate ani kwan. Hopefully bisag dili man sa atong term or dili man sa atong mamatay na ta, hopefully na improvements ba na change bisag gamay lang. Yeah, mura na. Okay. Ito sa PNP din, yeah, sa DILG. Yung trabaho ng PNP is 24/7, di ba? 24/7 supposed to be. Yes, ang universal is opinion talaga. Yes po. So there's meron kasabihan all work and no play makes John a dull boy, parang ganoon eh. Are you dull? Kasi may tatlong kidnail na lately na viral yan eh. Oh yeah, yeah. Nasa floating or under investigation paglalaro ng golf. Opo. Sa Cebu. Alam mo, yung sa work naman, pag walang laro yan, baka magiging magluko-luko yung ano. So, yung directive nga dati ni Digong o ni Presidente Duterte na bawal lahat ng klaseng sugal sa mga pulis.
Kaya na nalugi yung Bulangan natin dito. Sa Bunga? Kasi usually pupunta sa Bulangan, mga pulis, mga government employees. Are you implying, etc. Ha? Hindi, ako dati, pupunta din ako ng sa Bunga eh. Pero later on, naging lively na naman ang mga cockpit, pati na yung ibang sugal. So your question is? Question is, what will happen pag may naano kayo dito, Kenel, sa under your command? Yung pulis na nagsasabog. Yung 24/7 sana sila, pero ako naman, din naman ako, gusto ko namang may sabihin natin may entertainment din yung mga pulis eh. Baka ma-board sila eh, magiging wild pa naman yung tao. So, sa 24/7 nila, mayroong tayo na talagang bibigyan mo ng ano? Ang kunting palugit naman o malaro-laro dyan. Parang ganun. Actually po, ibinagbabawal lang naman po sa amin maglaro ng golf or kung ano mang laro, pera ng sugal, during weekdays lang po. Dahil ang directive po ng ating CPNP, it should be devoted sa trabaho dahil weekdays po yan. And sabi nyo nga po kanina, 24/7 kami. And yet, meron din tayong pamilya na binibigyan ng oras na ibinibigay namin yan during weekend, pero hindi po lahat dahil ang iba naman ay naka-duty and yung iba po ibinibigay namin yung off-duty nila during weekdays, pero po, yun nga pwede silang maglaro, pero hindi sugal po. And as long as justified po yung paglaro nila ng games during weekdays, pwede po yun, lalong-lalo na pag Tuesday and Thursday po because yan po ang aming athletic day. Isang problema po natin dyan po is sa sobrang trabaho po ng pulis, hindi na nila nabibigyan ng pansin, lalo na sa mga stations po, hindi nila nabibigyan pansin ng kanilang pagiging athletes or yung exercise dahil nga po andyan sa kalsada. Nag-uumpisa sila andyan sa kalsada alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi yung pang-araw. Yung panggabi naman po, alas 7 ng gabi hanggang alas 7 ng mga umaga ulit. So, wala po silang oras mag-exercise. Kaya ang ginagawa po pag off-duty nila, dahil binibigyan nga po natin ng off-duty, yun po ang panahon na maglaro sila or mag-exercise. Kasi may merkada akong pulis na yung asawa, sabi niya, laro ka na lahat dyan. Pero pag huwag kang maglaro ng apoy, patay ka. And isa pa po, tungkol naman po dyan sa mga sugal po sa Sabungan, I have issued directives to all chiefs of police po na talagang i-enforce natin, pinapa-enforce ko sa kanila yung dapat walang pulis sa Sabungan, not unless weekend. Trabaho po, hindi po weekend, trabaho po yung may aristuhin sila or may minamanmanan silang tao. Okay, so clear na ha? Sa tumasukin ating paminaw, kasi, direct from the horses. Usually from the intelligence community. Para sa mga polis ba na to? Galing ng PDA at sa intelligence, maglalaro sila talaga. Yeah, to apprehend or to be part of the mga undercover. Okay. So, tapo, going to DLG na naman. Kajut lang. Okay, napakoy pag-upanan ni sir. Okay. So, nag-mention a while ago, ato i-connect, no, ang DLG sa polis. Nag-mention a while ago si PD Umbos bahin sa bringing the basic services, no, the services of the government closer to the people. Meaning reaching out to the farthest barangay where you are assigned, where you are being elected, AOR kumbaga. So, tungod sa poverty, nga wala makuhani servisyo eh, sa ato mga lideres sa kagamahanan, di ba nato malimod, na madyo'y kinalayan, nga wagin maabti yung servisyo no, sa ato mga kagamahanan, diha na rin nagsugod ang ato ang insurgency problem. So, karon focus kayo under ni President Digong Duterte kaning EO 70 whole nation approach no regarding insurgency na ganito mga indignation rally dunay mga something like that nga gi-promote atong police under sa directive of course sa ato ang kapulisan sa Manila no si Gamboa. So, sa ato diri sir, sa atong Zamboanga del Norte, since you are the provincial director here in Zamboanga del Norte, sa as of press time, ilan na lang mga munisipyo or towns, municipalities, and barangays na mayroong insurgency problem?
Actually, marami pa po tayong may insurgency problem, pero hindi po talaga covered yung isang town, kundi barangays lang po. Yeah, okay. May tinatawag po tayo dyan na influenced, less influenced, and threatened. Ngayon po, yung nabanggit nyo pong EO70, yung National Task Force LCAC po, yung End Local Communist Armed Conflict, which is under the ILG po, and yeah, isa po kami doon sa component lang, sa pledge po, yung Peace and Law Enforcement Section or Division Section. Ang ano po namin dyan is, kasali kami ng Armed Forces, sa RCSP, yung Retooled Community Support Program. Pero po, ang ano talaga dyan, ang pinaka bida is yung local government po. Kami po support lang. Yes. Yeah, alam po, ang ano, makapag-explain po niya ng mas, yes, ano po si, yes, PD Umbos po. Ang ano natin dyan is kami po, as far as possible, gusto naming mag-surrender na rin sila para matapos na rin po at magkaroon na rin po ng peace sa lalong-lalo na yung mga andun sa malalayong barangay. Kawawa naman na para pa silang niluloko. So, ang ano namin dito, in coordination with the Philippine Army, yun, meron po tayong 5 batalyon ng Philippine Army dito sa Zamboanga del Norte. Lahat po yan nagtatrabaho, and almost yung 3 batalyon po is may RCSP sila na may kasama din pong police na pinapasok po yung mga barangay na influenced and less influenced para po malaman kung ano ang mga kakulangan ng gobyerno. And pag na-clear na po yun or na-survey na ng RCSP ng Army at saka ng police, saka naman po papasok yung basic services na nililid po ng ating DILG, lalong-lalo po ng ating local chief executives. Okay, sir, DILG, relate natin, connect natin. So, as of now, ilang barangays dito sa Zamboanga del Norte is under the influence of insurgents? How many municipalities under the barangays, those barangays? Well, regarding sa identification of barangays influence, threatened, naatay data no? Pero as far as namang guni threatened, influence, explain those, sir, on sanang threatened, on sanang influence. I think our explain better. Yeah. Okay, pag sinabi pong influenced, andyan na po yung politiko structure po ng CPPNP. Andyan na sila. Andyan na po, okay, sila, naka-emplace na sila. Established na sila. Established na po, okay, sila, may mass base na po, yeah, sila. Okay, yung influence yun. Ano na po yun, kumbaga sa ano, parang may shadow government na rin sila dyan, okay, sa loob. Ngayon, pag less influenced naman po, may nakapasok pa lang na mga nagre-recruit. Although ang ano po nila, ang armed component nila, hindi pa man nakakapasok. Pero may nag-ano. Ang threatened naman po is yung ano po, gusto na nilang pasukin. May mga sightings na rin, may mga nakikita ng nagre-recruit din. So yun po ang pinagkaiba ng threatened, less influenced, and influenced na po talaga. And sabi ko nga po, ngayon ang ating AFP and some of our PNP members, kasama po sila na pumupunta sa mga barangay na lalo na yung priority po yung threatened, yung ano po, influenced. Okay, yes sir, additional, okay, please. Before ko mo ato di, I would just like to lay down some given ano ba, kaning issue on insurgency, abot na ning mga 50 years, no? 50 years kapin, di ba? So, this is the longest insurgency in the Philippines, no? Now, and as, I don't know if I'm correct with the record, no? This time, narana lang ni sila sa mga 3,000, I think, nationwide, sir, no? Okay. So, i-compare na to sa mga police o mga army, siguro, i-total ni tanan ng army o police, mga almost
400,000. Yes. I-compare sa 300. Pila ratio nila? 1:400,000. Pila ka kung ano. Pero why is it nga until now, wala gihapon ni siya na sulbad? Tungod kay, daghan po kaya sila mga supporters, kaning white areas or kaning mga masa ba, no? Naanay sa ubos lang sa community, daghan sila kay supporter. Now, morning, pursuant this executive order number 70, nakita ni Presidente Digong na gusto niya i-end na gini siya nga armed conflict ba. Gusto niya matapos niya before the end of his term, no? So, nag-issue siya executive order institutionalizing the whole of a nation approach, no? By creating a task force from the national, regional, provincial, municipal, even to the barangay level. The task force to end local communist armed conflict by institutionalizing a whole of the nation approach. Meaning, this problem is not only for the army or the police, but all of the stakeholders involved, ni tanan, no? Mga barangay officials, mga tao, tanan yun, different agencies of government, kinanglan involved, ani. Because during the briefing of the president regarding, ani, gibrief siya, about aning maong sitwasyon, ang iyang commentary sa ubos, ningon lagi siya, good governance. So bottom line is, failure ba? Na failure sa part sa mga local officials, good governance. Ganong daghan kaayo nga mga na supporter ani, tungod kay daghan kaayo mga tao nga disgruntled ba? Yes. No? Ang basic services, bisag simple mga sakit, example, kanang maghilantan sila, walay maabot dito nga serbisyo gikan sa munisipyo. Tungod po sa kalayo, walay karsada. Now, here comes the you know, mga kaning mga leftists, kaning mga pulahan, mga walhon, mga NP. Nakatuwa sila dito. Naghatag usa ka by Jessic. Imuingon sila, asa man ng gobyerno? May pami kay naami diri. So, ang tendency is, diri sila mo alay sa mga kwano. So, muni karon ang whole of the nation approach, muningi, gi-emphasize ni Ron nga with this kanang RCSP or Retooled Community Support Program, actually kani siya before aning RCSP, CSP ni siya is conducted by the army. Muadto sila sa barangay, ilang tanawon yun kung sa mga problema sa mga tao dito. Now karon with this executive order number 70, gitawag na ni RCSP, meaning Retooled. This is a civilianized community support program. It's really the LGU-led activity ba? It's really the LGU. Mag-create og team, every LGU, RCSP team, to really go down to the barangay and tanawon to unsay mga needs nila, nganong kwan. Like for example, water system, karsada, sa health, agriculture, everything. After that, after coming up with this, kanang ilahang mga issues, kanang ilang mga problema, that's the time nga ato ning ikon sa barangay. Kaya ba sa barangay mo address ani yung mga issues? Dili. Kay limited atong. Kaya ba sa munisipyo? O dili. Kaya ba sa province? Tumuabot sa taas. Muning national level. So far, nanay mga gikandang ongoing RCSP. Nandito na sila sa municipal level, sa barangay level. Then, after that, coming up with this mga issues nila, hopefully ma-address na to ni sa gobyerno. So again, it's a whole of the nation, but it's all of the nation. All of the stakeholders are involved. Kaysa una, pasagdan ramin niya, kamo kay NP, kamo army land mo man, gira lang mo diya. No, it's not. It's really the effort of the LGU po kay after all ila man mga tao, no. So mo nang ginahinay na og mga karsada, gitrabaho ng mga karsada dito maabot, no. Mo na siya ang concept yun sa kuan. Okay. Additional information, no? Comment from PD Briones, please. Actually po, napag-usapan din namin ng Army. Yung kanilang mga dating ginagawa, nag-fail. Bakit? Kasi nga po, hanggang ang nangyari, kinuha nila yung issues, then nag-promise sila, and they do not have the resources na yung promises, yung mga nano nila, is naibigay. So, kaya nag-fail. Now, nakita ng taas na kaya pala nag-fail, kaya pala ganito ang nangyayari. Then, in-involve na yung whole of the nation na yung civilian counterpart
yung sila talaga makapagbibigay ng mga solusyon na nahanap o nakita na issues ng CSP. Kaya ginawang RCSP dahil si yung sinabi kanya ni PDO Boss na yung solution is hindi kayang ibigay ng army or ng police lang. Kailangan talaga yung galing sa LGU or sa national government. Sir, with this civilian approach, hindi na yung military or police na approach na, sige, kayo lang maglaban-laban dyan. Okay, so we are involving already the LGU, civilian approach. Are we saying that yung 3,000 na estimate lang na numbers of yung mga lifties na nagkuan sa atong country karon as compared to the 400,000 plus na police and military elements, no? Are we saying that we failed in the propaganda war against these insurgents in winning the hearts of the people in the locality? In my opinion, nagya po yung failure sa part sa government, sa propaganda. Akong i-cite example, itong onslaught of Undoy, ba ito? Undoy nga, kwan? Bagyo. Now, pag abot sa Undoy, basta, natoy Bagyo nga, kwan. Now, nanawagan ng kwan, syempre, ang DSWD, adto din dito sa lugar, truck-truck ng mga goods, relief mga relief, truck-truck to adito. So pag-abot dito sa truck, sa mga personnel sa DSWD, ang ilang truck, so, linya mo tanan. So hatag sa mga pagkaon nila na, so mga tao, linya po. Pagkahuman, hurot sa usaka truck, balik na po, lakaw. Now, nainabot ang mga, kaning mga NPA, naghatag isa ka kilong bugas o isa ka latang sardinas. Gihatag nila, moro ni among makaya, pero naami. Naami diri sa inyo. Asa man itong gobyerno? Well, ang point dyan is, kita natay failure sa propaganda. Na failure sa itong story ba? Yes. What a story to tell. Even ka ng mga karsada, road concreting. Pag turnover na, to si mayor, to si kuan, pa-picture, turnover, kaya human na. Pero, ignore pa ta sa pikas nga, aka ng karsada ha, gihimo na para sa ila kay, naman sa isakyanan, nagkamo, labalay mo sa kyanan, wala man. Para gyapon na silahang ng mga politician ng mga dato. Di ba? So there wala story sa part sa LGU, no? Sa kwan. So man nga kining mga project para ginis sa mga tao, para sa inyo, karsada. So para ang inyong mga products ikan sa bukid madala dito sa sentro, ay pa etc. nya na yung mga economic activities mo sulod sa inyo, yes, para ginis sa inyo, ha. So sometimes we fail sa part sa government. Communication wise. Yeah, wala tayo propaganda. Sila maayang magkaisa propaganda god. Bisagani ka ng mga poor peace, pantawid, pilaray, panghatag. Ingon pa nila nga, aka na, ambon nga, taligsik na ang dako kayo nga kwarta, tuwa sila ha, di ba? Pero dako kayo tabang ang poor peace ato mga tao, ng mga pobre. Dako kayo tabang, pero tagapin lang isyo. Kana, sinsilyo na, asa man ang tibok na, nagya po sila, di? Di makakuan sila og simpati sa mga tao ba? Ilang magong lubogo ng mga tao. Well, ako, I will not question their unsa ilahang pagtuo, unsa ilahang tinuhan, unsa ilahang mga ideology. I will not question. Akong point, ang akong side is just to deliver what is due to the people, more again ito. Pero gikan na sa taxes. Yeah, ma-deliver lang sa mga tao. Yeah, board member Lee. Sa kang Brombos ni sa DILG tuluga sunod-sunod ni nga mga directives that may be used or abused by the DILG in suspending or dismissing local officials. Una yung sa Badak, as far as mga dilote 100% ba yung Badak yung creation of the Barangay Drug Abuse Council, dahil pag may LGU na hindi maka put up di Badak in every barangay, may corresponding penalty yan eh. Then the second is the use of the national highway. Road clearing. Sa, hindi, yung motorcycle, pinagbawal na. The third is the clearing of passageways na illegal parking o mga vendors, illegal vendors, etc. Tatlo yan eh.
So, is there a process or parang standard procedure sa pag-discipline or dismiss or suspend imposing local penalty. Local executive na hindi maka-follow these three directives from the DILG? First and foremost, all the directives of the DILG is based on a law, no? Nagi batas, nagi ni balaod niya kuha, no? So, basically, we are just enforcing what has been provided by law. Enforce lang nato. Because at the end of the day, ang law is intended for para mapasayo ng kinabuhi sa tao ba. Naibalaod para for the benefit sa kadaghanan, sa kasagaran. So, kung kanina mabalaod, dili na siya matuman, posibleng nga na ay ma-discounted. Now, regarding sa badak or sa madak, or sa PADAC for that matter, no, kay all LGUs man required, or CADAC for the city for that matter, it is provided by law. Na ibalaod nga all barangays, munisipyo, city, and province should create the kanang anti-drug abuse council. Especially this time, mo gini ang flagship program ni President nga even until now, bisag daghang kay mga komentaryo, ingon siya the war on drugs will not end. Magpadayon ni until the last pusher or user shall be put in jail or in hell. Ana gyud. Gani klaro kayo ang presidente ni moingon siya papatayin ko talaga kayo. No? Mo nang kuan kayo ang presidente ani. Now, part sa DILG kaning badak naa mo gyud ni provided by law man siya nga kinahanglan i-organize sa every LGU. Not only organize but make it functional. What is kayo sahay mag-organize lang sila, submit tag list of kan, okay na only. Pero dili siya functional, meaning wala sila regular meeting, wala sila program, wala sila allocation intended for the anti-drug abuse. Muna ang among gi-emphasize nga kinanglan na amo allocation pundo, in fact gibutang gina siya provide a substantial amount intended for kan. So now kanisya kung every year na ni assessment gi-conduct, no? Assessment as to the functionality of the BADAC. So kinsa tong mga LGUs nga dili compliant sa existing laws, possibly ipa-ikuha nilang atensyon, ipatawag nilang atensyon. As to the process, well, example sa road clearing, naman i-directive sa President. So we are given the LGUs given 60 days, no? From August to 60 days to clear all roads with the obstructions. After sa 60 days ni labs na may validation gi-conduct, nagihapoy mga LGU not compliant. So ang unang gihimo by sa process gi-issuehan og show cause order ang LGU to explain. In fact, we have in Norte, we have one LGU who is not compliant, then he is given show cause order by the secretary to explain, no? Pero eventually that LGU na diri sa to sa Norte ni explain, so wala siya ni appeal sa mga wala sila na appeal sa mga LGUs na gipailan og kaso. Pero again, bisag pailan og kaso, di ba, bro, sa yeah, but that's our level dito sa taas. In fact, ang DILG ni file sa ombudsman. No, sa ombudsman gipail ang kaso karon. So, again, naa magyapon due process kay informant sila, patubagon man sila, ana the same process gyapon ang kuan. So, second question, regarding sa clearing of roads, illegal windows, illegal parking, well, road clearing. Kanang road clearings, again, balik ka sa basic, ang roads is intended for sa yes. mga tao mong ginaga sa agianan. So, namang ko yung mga roads na to nga labi ng mga agianan sa tao nga gihimo na og diya na mamaligya sila. Nauban, magabi, maligya ang mga balot, orong sa diya. Then, pagkaugma, nagpabilin diya gapon, hantod, diya na nagpuyo, ano ba? So ang ato ang gi-clear ani as the directive of the President, kato lang mga existing road, no? Municipal roads, i-clear lang sa from any obstruction, including kaning kuan pathway. The rest, wala naman siguro, wala man, we're not talking of road widening na nagihimo sa DPWH, wala. Ang ring road clearing is only for the existing road na naakaroon diya, nga i-clear lang na, kaya gihimo naman kung parkingan, na it cause traffic ba sa mga tao ba? So again, kanang road para magina sa mga tao.
So this time, this road clearing is now pursuant to another directive of the secretary na ang road clearing is gisangon na dito sa barangay level. It's the barangay who will maintain. Now that the road, your clothes are cleared, so kinahanglan i-maintain na ni barangay. So unsay gihim, unsay gi kon ni barangay, kinahanglan na sa mga ordinances na sila inventory sorry of roads, no? So from time to time ilan lang itanaw basig na ini encroach na pud sa karsada ana pud kay naami reports, no? Monthly reports aning road clearing until now nag-submit mi og reports. So it's the job, it's the duty of the barangay officials to see to it nga ang roads are cleared all the time, no? So pwede sila maghimo sila og mga ordinances, ginabawal magpark dire or magpark man limited lang ana lang nanay ordinance sila. Then it's also important in the directive nga ang LGU naapod siya ka ng mga displacement plan. Once nga naay ma-displace, mapiktuhan sa road cleaning, kinahanglan i-relocate po na siya kay mga tao sa guna, di ba na basta-basta pahawaon din nimo. So gitagaan po sila og taas nga time po nga makakuan, ipatawag ang mga involved, dili man po dahil pahawaon din nato kay mga tao, rugod po na. So kinahanglan si LGU na sa displacement plan kaning ma-displace. Like pareho sa Dipolog, naas lagi himo nga katong, well, there is a boulevard improvement na naay kuan gihimo nga relocation, no? Kay ipahalo na dyan ng mga tao yun. Okay, thank you, sir. On the part of the police, PD Briones. Since na-mention na po yung badak, I just would like to take this opportunity po na sa lahat po ng badak members na nakikinig, sana po gawin nyo ang inyong trabaho. Then, sa paggawa po nyo po ng trabaho, matutulungan nyo ang PNP. Pag tinulungan nyo ang PNP, then mahuhuli natin or mare-reform natin yung mga drug users and drug pushers. Pag ginawa nyo po yan, mapapadali po ang pag-declare natin ng drug-cleared barangays. Pero kung takot po kayo o hindi nyo tinatrabaho yung dapat trabaho ng isang badak member, mahihirapan po tayo kung iasa lang natin sa PNP and sa PDEA yung drug problem. Kasi nga po, kayo yung andyan sa community, kayo ang nakakaalam kung sino yung mga drug pushers and drug users na minsan limited din yung pagkaalam ng PNP dahil nga po iilan lang yung tao ng PNP and PDEA compared sa barangays na apektuhan na ng drugs. So yun po, pakiusap ko sa lahat ng nakikinig ng badak members na sana maging ano po kayo, zealous sa trabaho nyo na matulungan ang ating gobyerno sa paglaban sa illegal na droga. Okay, thank you so much. We would like to go to the part 2 of our discussion sa itong kapihan sa Dipolog. After sa atong commercial break, tubagon sa ato ang mga bisita ang ato mga nakaong-ong pangutana. So, yeah, okay. Napay wala matubag? Katong sa... okay, so after na lang sa commercial okay. Break. About katong, this latest directive na no motorcycles are allowed. Oh yeah, in the highway. National highway. Nga, okay na sa mga urban, pero affected na ito, labi na sa atong probinsya. Oh yeah. Na daghan kayong national highway ng tadlas sa atong kalungsuran. Okay, so sana sa tubago, no, nga pangutana, no, after the commercial break, dayon, nakay pangutana, Edgar, Paul? Okay. Edgar. Okay, nga ako'y gamay pangutana, akong pangutana ko yan sa DILG, sir, no? Balik tagamay sa insurgency problem, no? Since you have mentioned kanina about unequal distribution of wealth that brought down to unequal economic situation. This economic situation, until now, mao gini nang itabo. Now, here comes the other side, kanya itong itawag ng leftist, bringing down the economic theory of communism. It is an economic theory po na siya nga, giving daw fairness to everybody in terms of wealth and resources, no? So, more na lang taon na ito, moka ni ang naghawi until now why it lasted to more than 50 years ang atong insurgency problem. Economic mangod, until now it is still happening.
then sila diha gid nilagi like he said nga abot sila dito sa victim sa kwan nangatag sila o see then asking where's the government mao na nakita karon there is a bangga out between this economic nga gikuan and economic theory of this ideology or economic theory nga government said. Okay, in short, communism versus democracy. Okay, Paul. Paungong po ning question. Regarding sa FSU, no wearing of FSU kanang field service uniform, both the Philippine Army and the Philippine National Police nga gimurugi abuse sa mga civilian. Ini unsay mga kanaang pamalaod, pamalakad sa Philippine National Police, sa DILC. Regarding ano ang mga civilian no, nga nag-sulod o uniform kanang sa service uniform sa itong Philippine National Police o sa Philippine Army. Kaya muna yung problema, no, since na istorya ako kung mag-isoon, no, duha kabuk sa Philippine Army. Usa na silang mga problema sa Region 10, kanang pag-reach out sa bukid nga maunhan sila because they are wearing also same uniform. Yeah. Mistaken identity sometimes. Na labi na krimen may tabo pasang ila ng police military kay ang killer nag military o police uniform man pod. Why ask your question please? After the AO 70 was assigned, mga a year na po, magto 2 years na siya. Thus we have 2018, December 4, 2018 siya. So implementation natin last year. It's December 9. Second semester or second semester na. So, hindi pa pala nag-one year. So, we have, may napansin po ba tayo dun sa servisyo karaban natin? May effect po ba siya dun sa mga insurgency area natin na mga ganun? Meron bang na mga rebel returnees, nag-increase, may statistics ba tayo doon? And then the ano ba yung feedback, may feedback ano ba tayo, mechanism kung anong naging effect dun sa tao. And then dun sa ating constitutional reform, sir, do we have timeline for that? It's 2 years ba before it will be implemented or paano po? At ano na po yung ating stage ngayon? It's complete na ba yung nagawa ng TWG tungkol doon after the break na po? Okay, thank you so much. No, excited kayo sila ba? Kwan ka na, agitated kayo sila mutubag sa mga pugutan na. Pero after the commercial break, napako yung last question. Si P.D. Briones, ako naka, pagutan na. About our peace and order situation here in the province of Zamboanga del Norte, no? Kaya especially, kaming duha ni Board Member Lee, pambiyami, sakop sa Advisory Council ninyo sa ZNPPO. So, which brings us to the question, katong bago nga pag-ambush ni Vice Mayor Gani Ismali sa lungsod sa Baligian, dayon, the other day, katong pagpusil patay sa usa ka pulis aboard the passenger bus padulong sa Baligian. Okay, so, unsa diay ang atong sitwasyon sa peace and order diri sa atong Zamboanga del Norte, especially in the third district. Now we have this ambush, we have of the vice mayor, we have the killing of the police, no? Dito dapit sa Balingian. Although, kay baluta nga, under investigation ni, pero unsa kay atong mga lakang sa police nga to prevent this from happening, like checkpoints and all those things, which you will answer after the commercial break. Okay. Sige lang ga, approve si PD Briones. Okay. Thank you so much, Edgar. Take it away, please. Okay, thank you very much sa ato ng painom duman o ato ng i-acknowledge ang atong mga sponsors kasi kanunay nagpaluyo ni atong panag-uban sa Tulumanon. Ang kapihan sa Dipolog matag Domingo nga tanan gikan alas 9 ngadto na sa alas 11 antak na sa Kautuhon. Atong pasalamatan ang atong Vice Gobernador sa Dalawigan, Vice Governor Presiding Officer sa Guniang Pangdalawigan, Vice Honorable Vice Governor Attorney Sinino Angeles. Ay usab atong pasalamatan ng atong Honorable Municipal Mayor sa lungsod sa Ruhas na atong Dalawigan sa Buanga del Norte, si Honorable Ruhas Municipal Mayor Attorney John Henrik Valizar. At usang pasalamatan ng National Grid Corporation of the Philippines o ang atong contact person dito may kanunay na itong makatibaya yung si Ma'am Beth Ladaga ng atong Regional Corporate Public Affairs Officer na nagbasis sa Iligan City. Kanunay nagpahinumdum kini ng atong suportaan
ang interconnection project karon sa Visayas ug Mindanao nga mukabat nito 52 bilyones ka pesos. Yung Gansang Cable Terminal Station anay pahimutang sa barangay Tagulod at bayan sa Dapitan. Kini palagi sa mga paningkamot sa mga kadakuan sa National Grid Corporation of the Philippines. Sa binagi na President Antonio Almeida, Chairman Henry C. Jr., Attorney Cynthia Alabanza at ang spokesperson sa NGCP. Di pa rin sa kita sa mga kabubuto ni Director Rad Don L. Cedino, Regional Director, Department of Agriculture 9, dito na sa Zamboanga City. E mo sabi, nagpalayo ka na ito, Janus Marketing, alam sa mga spare parts sa mga sakyanan, sa ubos lamang o makatarungan ng presyo. Ang nasa Quezon Avenue, Dipolog City, Janus Marketing, panagiyag idumana, Mr. Janus Yu. Matawag sa telephone number 212-1148. Ang Double J and P Fruit Nursery and Lumber Yard, alam sa nakadaiyang fruit seedlings, kokolumber sa ubos ng o makatarungan ng presyo. Nasa barangay Dinasad, Pulangkog, nasa sila Lumber Yard, sa barangay Galas, Dipolog City, ang Double J and P Fruit Nursery. Di pala sa kita ni Honorable Congresswoman Gluna Labad-Labad, segundo distrito ni atong laluigan sa Zamboanga del Norte. Singan District Congressman Gluna di Labad-Labad. Noon niya itong kagaha, atong niya itong nakalabahing adlaw. Nito na over kini sa COVID court, 1.7 more or less COVID court sa Torno Elementary School. E masab ang Petro Cement Incorporated, pinagi ni Engineer Gilbert Cruz ang kalambuan na dakong kalambuan ni Tabo yun sa itong lalawigan. Nagdala o dakong kalambuan o employment na ito sa katawahan. Nasa Lower Erasan ang Petro Cement na itong lalawigan sa Zamboanga del Norte. Dakong kalambuan sa Segundo Distrito. Ang Shrine City Food Terminal na gidumala sa Cassava Growers Association of Dapitan City sa pagpangulo ni Ma'am Susan Empinado na kanila ang mga cassava chips, bisan unsa o daghanan kaayo ng mga flavor, ang banana crackers, boneless bangus o gubang mga farm products. Anakin ni Mutang ilang production shop o production center na sa Dapitan Aquamarine Park or Jamba o ang ilang outlet na 24/7 na sa ground floor City Hall sa Dakbayan sa Dapitan. O pangitaan lang si Ma'am Susan Empinado ang atong livelihood, ang atong Saba Growers Association sa Dapitan City in charge, so livelihood center in charge. Dugang pang nagpaliyo sa atong panag-uwan sa Turmanon, mao ang atong city councilor sa Dakbayan sa Dipolog, si Dipolog City Councilor Attorney Roger Asprer sa Sangguniang Panlungsod sa Dakbayan sa Dipolog. Di pala yan usap kita kan sa atong honorable nga mayor sa lungsod sa Pulangko, sinulog karon sa Pulangko, no? Pit senior sa lungsod sa Pulangko, sa atong mayor nga si honorable Pulangko Mayor Ivan Hope Olvis sa lungsod sa Pulangko, kauban sa iyahang nga busy mayor, nga si Vice Mayor Presiding Office sa Sangguniang Bayan, Vice Mayor Alfredo Baitit sa lungsod sa Pulangko. Atong mga pagnibaya ni Roger William King and Jennifer Agustin King sa Omagh County, Northern Ireland. Ato sa napasalamatan, well of course, ang Hotel Camila staff and management, pinagi ni Manager Gold Fabrigao sa mga personahe ni ini. Happy listening and viewing sa atong Zamboanga del Norte Police Provincial Office, Provincial Advisory Council Chairman, Engineer Roland Soliva, Presidente sa Dipolog Chamber of Commerce and Industry. Kauban sa iyang pinanggang asawa si Ma'am Cecil Soliva. Happy viewing ato kang Jaime Vicky Caballero, James and Samantha Caballero sa Ontario, Canada. O shout out nito kang Lady Arita Pahintitumong sa Toronto, Ontario, Canada. O kang King Ardi Pahintitumong, Jennifer Andis Tumong sa Doha, Qatar. We love you and God bless you. Dugang pang nagpaliyos itong panag-uban sa Turmanon Kapihan na sa Dipolog, mao ang JP Marketing na naimutang diyan na sa Highway Minaw na itong dakbayan sa Dipolog. Sa iyong panginahanglan sa mga lam o kanang mga hardwares, mga kinanglanon sa iyong panimalay, pag ayong ayaw mong nagama ka o na kay construction, ana ang JP Marketing, Highway Minaw na itong dakbayan sa Dipolog. Pila lamang kami tros gikan sa Quezon Bridge na adiha ang JP Marketing pag going to Minaw Center na left side ang JP Marketing. Pangita lang si Mr. Jeffrey Soronda Lim diyan na sa JP Marketing. Naaday, daghan kayo ng baligya, daghan ng malit diyan sa JP Marketing. Di pa rin sa kita sa mga kabubuton sa atas atong mga panelists.
din sa kapihan sa Dipolog o kanhi din sa College of Law sa Jose Rizal Memorial State University, kanhi USIC sa NAPC o nahimong OIC Secretary sa NAPC o kanhi Second District Congressman Attorney Roselier Matoy Barinaga na panelist sa kapihan sa Dipolog. Gipalansom kita sa Gloria di Dapitan. Kung anakas dakbayan sa Dapitan, you can dine, you shop, you eat, you enjoy with the whole family, imo mga bisita, relatives and friends. Nagsulod sa Gloria di Dapitan. Daghang services na imong kapahimuslan o imong ikapanghambog sa imong mga bisita kung anakas dakbayan o niya sila din sa ato. Dada, labi na panahon sa kagabi yun, sa Gloria di Dapitan. Nadi ang Feya Mall, nadi ang Feya Twin Cinema, na ang Feya Hypermart, na ang MI Department Store, o guban pang services, mga dine-in, mga kaningni ang gwapo ng mga kananan, huglami ang mga pagkaon, sulod sa Gloria di Dapitan. Nasab sulod sa Gloria di Dapitan ang Fantasyland. Doon ay mga bagong rides karon diya sa Fantasyland, di Skydrop, o kanang naang tabig-tabiog yung namin makatikba sa ilapa sa atay, naapade o guban pang mga bagong rides. Plus, di world-class presentation, weekend show, matag weekend, plus the amazing fireworks display. To mga rides, kaban ng pamilya, ma-enjoy ang Fantasyland na ilas na buong kaliwutan. That's the best theme park din sa Visayas o Mindanao karon. Ang Gloria o Dapitan o Fantasyland. Naagya pong silakbayan sa Dapitan, ang lugar na naghatag sa lamia ang mga pagkaon, labi na ang seafoods, o naagaroon diya ang buko, pandan, halo-halo, sa inatoolang restaurant. Inatoolang restaurant na animukang kinisa Dapitan, Aquamarine Park, or Dampa. Ang Gloria di Dapitan, Fantasyland, o ingamasab, ang inatoolang restaurant sa Dapitan, Aquamarine Park, or Dampa, gipanagiya, gidumala, usab ni kanhi First District Congressman Romeo Nunong Halosos. O ingamasab, dugan to pasalamatan ng mga sibyanan sa RMN Dipolog, nga maoy nagdala sa tingog sa kapihan sa Dipolog matagalas nibing ngato sa alas 11. Og makita sa kita sa www.rmn.weebly.com sa atong live viewing og live sa kita sa Facebook og ma-retrieve sa YouTube ang atong mga programa. Og siyempre dinhi sa atong Hotel Camila second floor nga moy atong official venue. So mo kato ang atong mga sponsors nga nagpaliw kanunay sa kapihan sa Dipolog matag Domingo alas 9 ngato sa alas 11 dinhi na live sa Hotel Camila 1. Balik kita ni Edith Alang sa padayon sa itong kapihan sa Dipolog. Thank you so much, Edgar. Kauban na ito atong mga bisita, karumbong taga sa itong kapihan sa Dipolog. Pero ako sana yung ipalusot ni Usarang, ha? Residential lot for sale. Situated at Upper Turno National Highway, Dipolog City, containing an area of 5,532 square meters, frontage measures more or less, ay mo panglibak ha, nabi ako din naminaw, 28 square meters in width, with clean title, no? Direct buyers only, contact 0919-690-2310 sa Smart, and 0995-228-1046 sa Globe. Pangitaa ang tagiya ani nga si Maricar Acas Realiza Castelo sa Guniang Palaluigan Secretariat. Yeah, sa Apertono ay panglibak. Okay, thank you so much, no? Mautoy gadalag kinabuhi sa itong kapihan sa Dipolog. Back to our discussion sa itong kapihan sa Dipolog, kauban sa itong mga bisita, karubutaga, si PD Oliver Ombo sa DILG, si PD Colonel Ronald Brunes sa ZNPPO. Pangutana nga nakaungong inyong tubagon katong sa DILG and then sa PNP. So, yung bahin sa motorcycle, no? Ah, motorcycle. Motor cab, no? Na traversing the national highway. Is it allowed or is it not allowed under the present? I-clarify na nagudaan ni advance information. Kining province of Sabuaga del Norte, from Rizal to Tampilisan, nagtablas, meaning ni cross ang national highway. And these municipalities, daghang kayong mga motor cabs diha, no? Especially mga dagkog na lungsod. So, na, balaod naman na. Is that it, directiva mo na sa DILG? Kanang mga motor cabs nga dili na makaagi og national highway? Yeah. Again, all directives coming from the higher ups, sa secretary, labi secretary, is based on an existing law.
No? Yes. So, kana siyang motorcycle or tricycle, there is a law na bawal ang sa national highway. No? So, I presume in crafting that law, all the necessary consultations has been conducted before that law become into its effect, no? So, wala, akong presumption is na yung mga series of consultations gi-conduct, no? Before nahimo na. So, as of this time, wala pa may amendments. For sure, there are wala lang ko kabasaan ng law exactly, pero nakita. Pero I think na yung mga exemption for that matter ng mga especially sa ato ang lugar ni tinod na board nga daghang kaayong wala tay laing kadalanan ba kay dili magud walay access ba dili mong kalusot ang gawsan nimo highway ra gyud unlike siguro sa dito sa kuan dito sa urban areas nga daghan sila kalusot-lusutan highly urbanized not highly urbanized not traversing in the national highway I think siguro i-review na nga kuan ako lang opinion nagi dapat nagi na gitaw consultation kay nalugaw na ba din sa dakbayan sa Dipolog ay muna nang murag issue last week mo siguro isod na nakapait kay gisudlag politika meaning it should be cleared kay kini di man ni politics ni niya so I think namo gyud gitawag og you cannot repeal the national law but you can regulate para anong use of firecrackers wa man ginagi to Taliban nga dili one so pag nabulas national law but you can regulate o pabuto mo di anay isudog baril tanan na wala man ka magbawal sa firecrackers pero giregulate nimo di modo pareha po na sa national mga motor cab siguro labi na ning natigaw ning Dipolog ka nang gitawag o bawbao ug sa panang ga libog sa nang bawbao kita mo nang kuno nang Sunday kanang bayog bao unsa bawbao pero na man gyud specification nga ay sila magkaagi og national highway kinahan lang ilang makina four stroke technical lang kay nang kuan pero ako na ibawa ng depende na sa mga technical person na may gitawag og two stroke, three stroke, four stroke engines mga makina na then equipped po sa tanang ligid na equip po na siya og brake kabantay mo sa motor cab wa may brake tong sidecar ang kanang one way brake na ang brake ang motor na ay brake gamos og ikatuloy mong tingin brake dito sa cab pero ay na mauna na ako isa dislan sa go of course og naas gaya po ng DLG ano ang kaning atong mga committee sa transportation na sa mga sa switch sa dakbayan sa Dipolog dapitan o sa probinsya whoever will be nag aron mag-clarify na ito eh kaya natigaw biya oo biya po ng mga motor cab drivers ng Moro tao na panginabuhi na bili na para padato lagi mga mo subsistence daily existence daily subsistence biya na sa motor cab din i-deny mo na diritso then plus factor why na dato motor cab driver eh pero makapakaon sa iyong pamilya makaipiskwila gamay diba munang we have to parang kung naning helmet lo nga ako pa ipatubag ni Kernel kaya na ba bilain ko siya okay okay so pala na yung helmet nila okay. Nalapod. Oo. Oh. Kay, naman ko nang gitawag o killings riding in tandem na full covered ang helmet. Lagi. Kasagaran. Lamay ubang mga lungsod. Nasa lay ordinansa nga sa sentro bawal ang helmet. Or, dili itong fully covered nga helmet. Hapon na makita niya ng naong. Kay, na, tayo lisod na po kayo ng kung nai mo tapad ni mo puro ga helmet kurbaan biya pagka kurbaan ka oi lagi so mo nang balikon namo sa mga LGUs no you cannot repeal a national law but you can regulate so pasuto to helmet pero klaro nang naon sigar siguro din ani kinlag helmet kay helmet man dara okay full gear sige okay sige na kayo tabian kay ka okay so question gikan Edgar katong communist ideology kan story and current economic accordingly reportedly enrich more sa common tao rather than the democratic government nga daghan kayong economic and capitalista may na involve ana that's in general ano
topic, pero your thoughts on it, sir, PDA, DILG. Again, this is my opinion. Now, kinisiyang NPA, shall we say, gamay raman sa nilas siya for the next, for the last 50 years na nilas. Because in my opinion and based on my understanding also, gusto gini silang itapol down ang present government, no? So gusto gini sila, sila mo puli sa democratic government, no? Kanang existing government. That is what happened in China. Ano mo nang People's Republic of China, mo nang after na sila na successfully took over the government. So mo na ilahang kwan jod. So in fact, there are some information nga kung dili ni sila sa mato ang government na to mato muhatag og butag karsada, usay some of them mubabag pa. Mm-hmm. Dili sila gusto nga kuan, meaning ang ila yung main objective katong original kuan nilang objective is to really mupuli sila present government, no. So walay bili, walay value ang mga kanong mga services nga na. Pero ang ato lang is delivery of basic services. Somehow, kining mga supporters na lang. Mga supporters nga, hopefully, dili na sila ma-entice dito kay kuan naman sila. Satisfied naman sa kuan. Muna, daghan silang maadto sa bikas. Kaya, as what I've said, gamay rani sila kayo. Pero, daghan silang supporter. Muna, ang atong target is to, aning masa, dili ta sila mahimong supporter dito sa bikas. Kaya, wala sila kuan ba. In fact, nakasulod na ba sila sa mga event, sa mga constitution, sa mga institution, yes, na to? Nasa itong mga lawmakers. Naanagay, nasudla na tanan. Even kanang mga, tanan, sa itong mga empleyado, na lang yung mga nanulod na sila tanan. Mga teachers, nasulod na sila. So because ang ilahang purpose, objective, is to really topple down the present government or nagkuhan, sila yung puli. Now, in connection sa gipangutanan ni Ma'am regarding aning kaning mga kitawag naman siya ang mga FR, former rebel, dili na rebel returning, former rebel. So, sa pagkakaroon, I just don't know the exact number, pero a lot of regular NPA surrendered na, even kanang gitawag na mo o kanang gitawag ka ng milisya ng bayan. Milisya ng bayan are supporters nila, mga white areas na sa ubos. Kaning mga NPA guerrilla, fighter gini sila, carrying arms, they're carrying arms, no? Combatants kani sila. So as per record, daghan natag ni surrender dire alone sa norte. I think mga 19 na nga mga regular NPA who surrendered sa ato, ni balik ni sila sa kwan. So and counting tana. So hopefully with this endeavor, with this effort of the government, bring the services to the government, hopefully hinay mo surrender ning uban, makarealize sila. And aside from that, those who surrendered, naa po programa ang gobyerno through kanang enhanced comprehensive local integration or ECLIP. Kanang ECLIP, spearheaded by the DILG. Kanang ECLIP, once you surrender, a regular NPA surrenders, naa siya yung mga livelihood assistance amounting to 50,000. Ihatag na muna outright, ihatag na 50,000. And another 15,000 para sa lang reintegration o immediate assistance rather. Immediate assistance. Total of 65,000. So far again, mga 15. And we have sa akong table, nanay mga 8 na po nga kompleto ng papel, we already requested sa funds, ato nila, sa 65,000 each katong mo surrender. No, and also for the information of all, no, kining siyang mo-surrender immediately. For example, mo-surrender sila sa batalyon, dito sila magstay for 1 month or 2 months while ang ilang papel is gi-process. So this time through the DILG, naghatag ta og 5 million worth dito sa provincial government nga karon gihimo na siya og gitawag na og halfway house. Usa ka building, usa ka house, for this FR, mo-surrender, dito sila magstay. Magstay sila dito. So atong halfway house karon, as per information from the provincial engineer, I think mga, ang accomplishment, physical accomplishment, I think mga 60 or 70% na ang physical accomplishment. Hapit na mahuman atong halfway house.
Okay. Siguro sa, si Dili na sa Dipolo, katong sa agriculture, di kay ko kwans. Kanang for security reasons, dapat ba nga mahibawaan o asa sila relocate sa gobyerno? Kay they will be hunted by their former colleagues. In fact, during sa distribution sa check, it's a discouraged nga amo nang i-cover lang nawong. Murag og sa picture, i-blur lang nawong for security reason. Kay not exactly what happens, no? Kung surrender sa, especially kung magdala sila og armas. Armas, yeah. Aside from the 65,000, kung magdala sila og armas, unsa klaseng armas, tanang klaseng armas dalo nila, hantod katong pugakhang, katong mga, naa na equivalent amount. And i-double na mo ang amount ihatag sa ila. Kung M16, M14, etc., naan sa equivalent corresponding amount with the assessment sa PNP. So ato pong tagaan na sila o i-double ang amount sa ilang armas. So ang kwan lang is kukuron gina sila sa ilang kauban. So hopefully with this campaign, hopefully tanan unta mo balik na sila sa fold sa government. Okay, follow up yet before sa PNP. For that 90 po na mga 19. So it is after the EO70, the Servicio Caravan na implementation natin or ongoing? Well, kini siyang giving of rewards or assistance sa itong mga former rebel. Kaniadto pa juga ini even during the time of Marcos kuanana ni, pero this time lang during the time of President Duterte gi-enhance lang nato, meaning we increase the amount of the increase the money, no, ang ilang armas gana lang dayon da dili lang kay kuan kaning pwede sa automatic enroll sa PhilHealth nya. In fact in Davao na sila gitag kay tanan man ni agencies na housing, pwede sa tagaag housing ana pa. Kung sa education, no, sa DepEd, kung wala sila, pwede sila pa-school lang sa ALS, everything. Ana. So I think kaning ECLIP only started mga 2 years ago. Pero even before the time of kuan, nanagini siyang kuan. Natagaan lang yung emphasis karun nga kuan. President Duterte. Yeah, President Duterte. Okay, we'll go now to the PNP. The wearing of the military and police uniforms, especially diya sa mga far-flung barangays nga uso kayo nga mag-pulis-pulis, mag-military-military po. Dayon, pag ang kwan diha, ang negative side diha, kay kung na-i-crimine nga may tabo, minin nga, pulis mo na ba ito? Kay naka-uniform man ng pulis, tungto ang killers, katong mga suspects, no? Nga, ni kwan dayon, kana na ang getaway car, ana, naka-uniform sila, ana. So, unsa may ato ang aning measures nga gihimo gi-implement especially sa inyo sa kapulisan nga dili mo makuan mistaken identity kasagaran aning niya nga mag-wear og inyo ang prescribed nga police uniforms or military uniforms for that matter. Actually po, meron tayong directive niyan na bawal po talaga. And ang ginagawa po ng PNP is more on information dissemination, information education po sa lahat ng lalong-lalo na yung mga andun sa bukid. Na bawal po yan dahil violation niya ng Article 179 of the Revised Penal Code. Ngayon, kung kung dito naman po sa sentro, talagang i-apprehend dyan natin, i-apprehend ng PNP because nakakalito nga po, hindi natin alam kung talagang sila ay members ng law enforcement and law enforcement agencies or ng armed forces. So, may directive po tayo sa lahat ng kapulisan na talagang bawal po yan na yung mga civilian magsuot ng uniform ng PNP or ng AFP or other law enforcement agencies. So, is there a penalty? Yes, meron po. Yes, meron po. Doon po sa Article 179 ng Revised Penal Code, meron po. Meron na talagang nangyari dito na nagka-penalty na talagang they were punished under the law? Iyan po namin sa record po, hindi po ako sigurado kung meron dito. Pero yan po ang batas at pinapa-implement po natin yan para po maiwasan din po yung mga peke po at saka yes. At meron din po kami sa PNP na tinatawag naming bantay bihis. Yung bantay bihis po yun nga po na kung hindi ka naman authorized na mag suot ng uniform na yan, ihuhulihin ka po.
Yeah, remember ha, we will go back ha to the kwan bad history sa Ipil. Yung Ipil siege, di ba? Marami ang nagpatay doon ng uniform sa kapulis. All the while ginamit para yun para sa yung siege na nangyari doon sa Ipil way back how many years na? So 19 or 94 according to PD Ombos. So unang naanga dapat stricto jud ang pagkuan implement ang wearing of prescribed uniforms sa military o sa police. Dili kay pwede na manawagan na ta sa atong mga suki nga tigpaminaw sa atong kapihan sa Dipolo, especially sa mga families no involved, labi na sa mga kabaranggayan kay makasuot kani og kanang fatigue uniform nga sana kanang karsunis or camouflage no yeah camouflage kanang naang murag jacket murag sikat na kayo no murag ha murag pulis ta dayon ba sikat na kay para nila ba feeling kay sa tanan din palitan ga drive mo habal-habal naka uniform kuno hay sila pulis ah, na murag pulis kanada ba no labi na sa kabaranggayan let's face it mo man na hitabo so mo na nga ang katong mga inosente po taon nga mga katawhan sa mga kabaranggayan may mga pulis malagoy itong ano, labi na mga krimen ang mapasangin lang ang pulis o military dayon mala di problem kay, because it is being commercialized tungod kay mo lagi na tungod kay gipamaligya mo po na dagat sa kayo kay gani buot di ba so on sa kuana niya mo na consequences kung hindi ligyan niya may strictly nga ma-enforce. And yes, Paul. Even mga institution, mga school institution, they're also using same as like the Philippine Police or Army, katong uniform bitan sa ka mga criminology, di ba? Mura siya tayo. Pero naman sila intern, di ba? Criminology, intern. Anak man sa Luyo, na anak. Katong karsunis. Sa mga karsunis ito sa boss. Sa barangay, yun nga katong actual, yun nga mga uniform na ipangsutsuot nila, labi na o maghabal-habal. Di ha naman dayon. Kamusta kayo, nga yung mula yung polis. No, patay. Okay, yeah, tamsa pa po matubag ang pangutana. Akong pangutana nga nakaunuhu, pa natubag doon sa polis. Ang atong third district, kumusta matong peace and order situation? What's the update sa ato ang pag-ambush patay sa Vice Mayor sa lungsod sa Baligian o pag-pusil patay sa polis mismo dito sa Baligian the other day? PD Brunis, please. Unang-una po yung nangyari po sa nung January 11 po doon sa Baligian wherein yung Vice Mayor po is na-ambush po. Ang ano po natin dyan, nag-create na po tayo ng Special Investigation Task Group sa PNP na ako din po yung head and yung Deputy Regional Director for Operations ang supervisor. And hindi lang po ito sa probinsya, kundi composite po ito. Yung SITG po is kasali po yung CIDG, yung Highway Patrol, yung Crime Laboratory, yung Shokon Police, yung ating staff po dito sa provincial PNP. Ang ano po natin dyan is to ano po ng impartiality, kaya nga po is ITG. And lahat po mag-imisend, kasali din po yung ating RIU, yung Regional Intelligence Unit po. Now, sa case po ni Vice Mayor, we consider it as isolated incident po. Still under investigation. Ngayon, yung ano naman po, yung nung isang gabi lang po, isang hapon nangyari, yung sa police naman po, we are looking into many possibilities po or suspects na accordingly doon po sa SPAT report, may tatlong sumakay yeah, din sa bus. Na mga unidentified persons na yun nga sa SPAT report natin is binaril yung pulis ng talikod sa may o sa ulo. So lahat po yan ang nakikita natin isolated incident pa rin yan. But however po meron tayong mga ano po interventions na ginagawa. Sa ngayon po yung Baligian town po binigyan natin ng aside from the police na 21 na andun po, binigyan natin sila ng dalawang team pa ng Mobile Force Company, dati sa 2nd PMFC. And hindi lang po yan, yung RMFB po, nagpadala din ng 10 tao. And in coordination po, nag-coordinate din si Colonel Ungaw, yung Army din po nagpadala din ng isang team. So, yung Baligian town po is napakaraming ano na po natin doon, uniform personnel. And hopefully po, hindi na maulit yun. And just the other day po, nagkaroon kami ng PGSCC sa Gudod. And napag-usapan din po namin yan na
Impossible i-patrol natin yung Maligian to Gutalak road dahil napakahaba po niyan. Yes. Na wala pong presence ng uniform personnel. So habang nag-uusap kami, yun pala may nangyari na. So hindi namin din yung possibility na ganun. And yet, ngayon po, ginagawa natin yan, pinapapatrolan natin yung area yan para wala na pong susunod pa mga mangyayaring ganun po. Okay, sir. Prevention. Kasi may nangyari na, kaya nag-react tayo. Permanent are these being assigned in the Balian Chiocon area? Kasi after a while, maybe 3 months to a year, no, long period, to a year, walang nangyari doon, o back out, pull out natin yung mga troops doon, i-reassign natin sa iba namang lugar. Kasi if we will make it permanent, especially the checkpoints, along those ways na mga isolated na mga barangays and connecting, especially the third district, we can prevent the crimes from happening. By and by po, we will have assessment po. Kasi po, ang kulang naman po ang pwersa natin, by and by po, we will have assessment. Kung talagang wala nangyayari sa area yan, at saka meron naman pong nangyayari sa ibang lugar, redeploy natin yung tropa. However po, sabi ko nga po kanya, may coordination kami sa Philippine Army. And they will be putting certain personnel para magkakaroon po sila ng detachment, lalong-lalo na doon sa pinangyarihan ng kay Vice Mayor. So, hopefully, case closed, ma-solve na yung mga these cases para, kasi bukol yun sa police eh. Opo. Bukol yun. True po, kaya nga po pinapaspasan din natin yung investigation po para sabi pa nga natin, kung masolve natin yun, it would also be a deterrent. Yeah, kasi sabi nila pulis na, pinatay, hindi alam ng mga pulis, how much more kung civilian ang pinapatay. So yun ang dapat natin na i-correct na attitude, mentality sa ating mga people. Okay, we have how many? 12 minutes more to go. Last question. Related to Kuma. Sige, go. Kuma. Ismaili killing. Yes. Ya mo ang gusto mo pulig, naghan mo pulig, Vice Mayor, kay namatay man. Lagi, o. Ano mo mention? Naghan, mga konsyal na bulabog. O, nabulabog. So, muna mong utaan ako sa DAIL. Yes. Unsa may protocol, ano? Yes, o, yaya. Ato nalimtan. Sige, sir, PD. Under the existing law, no, especially sa law of succession, automatic, once mawala ng hire ni mo, automatic, ikaw yun ang mo apply, ikaw yun mo succeed, no? And that is number one, John, whether we like it or not. And in fact, during that time, nag-take out si Vice na ron siya nung tawag, no? Under the existing law, yapon, dili gina under a principle of kana ba taong wala, judge siya, dili gid pwede ma-vacuum ang public service ba. So once mawala ang isa, immediately, i-assume din na. Power. Dilingon nga, unya na lang inig, tapos. Kung nakadaog siya na daan. Yeah, of course, ang law of succession shall only apply. Katong mga incumbent. Yes, okay. Example, mga kunsihal, walo ka pa ko sila. Number 9, dilingon na ako'y, yes. Di ba? Dili na mo apply sa number 9 ng law of succession kay pil din naman siya itong last election. Yes. So ang law of succession shall only apply kay itong mga incumbent. Itong nakadaog na. Makadaog na. So usbo na ko, labi na sa kuan nga we are saddened by the death of Vice Mayor Ismaili, pero sa akong taman nga mupuli, musulod man yun. Di man nga nakakuan magkuko o comment or istorya nga, pwede ba sir, inig tapos na lang o kay luoy pang pamilya, ano ba? Pero, di ba, hulaton sa itong uksakuan pa, 9 days, 7 days, whatever. Pero, under the provision of law, kinahal mo, puli magyun kay, ang public service, di man pwede nga mabakyum yun. Namatay mo undang ang servisyo. From the, agin na sa hierarchy sa national, matay presidente ang vice president. Yeah. Mapuno. Oh. Automatic na. Okay. Wala na tayo panahon. Wala daw. Sige. Last question ako sa DIL yapon, sir, since there's a problem yapon. Yes, been daghan na kayong peace talks nga na failure. Now, gibuhi na po with the call nga Juma should
come home and sit down here in the Philippines for the peace talk. So, parang ako, is this a gesture of recognizing Juma as a strong man sa CPP and PAK? Kung all these efforts sa mga EOM na to are in vain, kung ingulaan ni Dennis, si still Juma, still the top of the show, labi na sa iyang grupo. Eh, minimal lang kayo mag-surrender. Yeah. Well, ang atong objective is to really end this local communist armed conflict ba, no? By all means, ato yung itapos ni. Muna nga, if the government, especially the top-ranking officials, finds it necessary makiga-istorya ni Juma under another one, well, para sa kuha. Para sa kuha, all means nga makistwa para makabot na to ang kuhan. Atong i-exhort ang tanang means to make this kanang mahuman na gid ba? Well, why not? Para sa ko, why not, no? Ilan na po na ditong decision sa taas. Pero sa ko, why not? We will kuha tanang posibilidad. Okay, thank you so much, no? Last and final question sa PNP. Kasi about recruitment, doon naman ko yung mga gipang post niya sa Facebook, especially, no? Gusto na to nga ma-clear ni siya, no? Ma-straighten out ang kuhan record officially. Nga, na ako na, bisan ko na 5-2, pwede na ko na ma-apply sa pagka-police. Sir, PD Brunis. O ka ng helmet? Oh, wala na tayong time. Unya ng helmet, Edgar. Sige. As of this time po, wala pang directive sa amin na ganyan po. Ang ano po, ang existing po sa amin still andan po sa bata sa Republic Act 6975 as amended by 8551. 5-4 pa din po ang lalaki, 5-2 yung babae. Na, not unless po member siya ng minority, halimbawa po Subanen, basta member po ng minority, they are exempted po. And so also sa age po, the same pa rin po, 30. And physically fit and eligible po. Okay, so that's it ha? 5'4 ang height, dili 5'2. Nakada sa mga Facebook, uban din ninyo. Oh, sa baba, ha? Sa babae lagi, oh, 5'2. So, muna na ha, ito nang giklaro din sa itong kapiyansin ko. Wala na tayo panahon. I'm sorry guys, tanay niyo mong pangutana, sunod na pohon. Mga itong parting words and statements, gikan sa itong mga bisita, karong buntaga. First, gikan sa ato ang Zamboanga del Norte Police Provincial Office under the leadership of Police Colonel Ronald Briones. Unang-una po ang aking pagpapasalamat po sa kapihan sa Dipolo wherein po ang aming mga gustong ipaabot sa mamamayan ay naipapaabot po yung mensahe na ipinaabot ng Philippine National Police po ay through this ano po media na ipapaabot po namin na kung saan minsan po kung kami lang wala itong kapihan hindi namin basta-basta may napapaabot sa inyo. So ang aking pasasalamat po and hopefully po may imbitahan pa rin kami dito para po tuloy-tuloy po ang aming pagpapaabot sa inyo ng ginagawa ng PNP. Kasabi nga kanina ni Director Umbos, ang dami nating ginagawa, hindi naman nila alam. So ito po isa sa mga instrumento na yung ginagawa po ng PNP is napapaabot namin sa inyo. Yun lang po at magandang umaga po sa ating lahat. Yes, sir. Until next invitation, ha? Yung mga ninja cups, yung marami pa tayo, sir, pag-uusapan. Okay, so, thank you for the trust also. And from the Department of Interior and Local Government, our Provincial Director, Oliver Ombos, please. Sa makausapa, salamat kayo sa invitation. Actually, dugay na kung gusto mo magto dire pero sa hining nabuti pamilya ba nga sa hining kasunod sir na penalty dito mo po pamilya lang bado kinanglan man god kung Saturday uli jud ko sa ipil then bali po ko Sunday so motong gigna na ko si ma'am nga kung pwede igna lang ko in advance para ako pong ma-istoryahan si Mrs. Okay, Saturday. Anyway, again, as what also our director sa PNP had said, pasalamat mi nga, pinagi ani yung atong mapaabot ang programa sa atong gobyerno kay Molay Kakulangon. Pero ako in my office, I'm more than willing also to kanang receive comments sa mga kuha ninyo. Kay, again, as what I have said, kami po, naaman po mi Kakulangon. So, ang ako lang, kahit pa paano, magtinabangay ta, then mapaabot ni nga mga mensahe na to, kaya after all, kanya nga itong tumong para maginis sa katawahan tanan. No? So, daghang kayong salamat sa Kapihan sa Dipolo for inviting me.
well, as much of my desire to really muanhidiri, no? Pero siguro, di ko ka-promise nga every Sunday or every invitation kay naraman po ko'y pwede masugo or mapanhidiri or makarepresent. Pero gusto na ko nga ako'y muari. So, daghang salamat, maing guntag. Thank you so much no sa mga bisita nga nisanong sa atong invitasyon aron makatampo sa bug impormasyon para sa atong mga katawhan para sa atong kalambuan tanan no. So thank you so much from the panel. YF Akas please. Amazing Sunday to everyone. Good morning. Okay, Paul James. Salamat kayo sa inyong pagdaminaw. Happy Fiesta Sibutan. Happy Sunday. Edgar Saronda, katawa na daan. Iyan mo mo, lagi yan. Sabot mo ha, ikaw may katapusan. Okay. Well, thank you very much. Iyak, I did na. Thank you very much sa itong mga bisita, of course, and sa itong mga listeners. Happy Sunday. Ano, mga polluted kayo mga utok, ha? Bad guy mo. Board member, boy, Lee, please. Hinaut next week, ma'am, imita na ito itong help. Bahin sa coronavirus, kining mga transport committees para sa mga atong solusyonan natin yung problema sa motor cab drivers. Wala na kay farewell. Wala na. Oh, sige. Until next Sunday. Okay, thank you so much. Sa atong mga kaubandiri, sa atong crew, no? Sa atong ang live streaming, man sa atong YouTube, Facebook, o ingon man sa atong Twitter account sa Kapiyansa Dipolog. Click lang mo diya, Kapiyansa Dipolog sa YouTube. Na diya tala na itong edisyon sa Kapiyansa Dipolog, kauban sa atong mga bisita, especially on a Sunday, no? Karong panahon na. So, thank you so much. Nga to kang Silver, tadi ati ko dunduya, no? Salamat kayo nga to kang Tax Ilumba sa ato ang simultaneous broadcast, pinaagi sa kahimilan sa Radio Mindanao Network, DXDR 9820 AM, o FM 94.1 to adito sa station si kayo ring ko broadcast center sa Torno si Danny Luod. But before that, to God be all the glory. Thank you God for the gift of life sa kanunay nga imo kaming gigiyahan, imo kaming gihatagan og panahon para sa among kapihan sa Dipolog matag Domingo katanan og ingon man sa ato ang mga bisita si PD Ronald Brunis, si PD Oliver Ombos. Thank you so much Lord. Okay ni si Edith Pahinti to mga inyong regular anchor and host sa kapihan sa Dipolog. Mayon ka rin yung Happy Sunday. God bless us all. Studio, take it away.